Bantay ka ba sa iyong bahay? Hindi hayop, hindi sikyo, kung hindi isang multo o maligno. Kaluluwang ligaw na kasama mo sa bahay, kakayanin mo bang matulog at tumira sa ilalim ng isang bubong kasama nila? Bago mo sagutin ang tanong na yan, panoorin mo muna itong kwento ng Bantay sa Second Floor. Wala pong oras na kung kailan sila magpapakita. Pagka nalingong ka, maramdaman po nandiyan dyan sila. Toy, tali na. Sayang mo na ako, tali. Toy! Ba't ko naman? Tali na, masaya na. Matapos makarinig ng langit-ngit mula sa pinto, pansinin ang kinilos ng pusa sa video, tila may tinititigan sa may labas ng kwarto ng kanyang amo. At ilang sandali lang. Ma? 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 Kaninong bakas kaya ng paa ang misteryosong nakunan daw sa video? Ma! Kuha ito ni Albert Miranda, isang vlogger. Paborito niyang kunan ng video ang mga alaga niyang pusa na kasakasama niyang nakatira sa kanilang bahay. Para kay Albert, hindi lang simpleng alaga ang turing niya sa mga inampong pusa at aso, kundi maaasahang mga bantay din sa bahay, lalo na daw sa mga hindi nagpapakitang bisita. Yung mga pusa ko po, kakaiba yung ginagawa nila dito sa taas. Pag umakit po sila, nakatitig lang po sila lahat dyan sa pinto ko. Tapos yung kaso ko po, wala po silang tigil ng katatawol dyan. Akit po ako, tapos titignan ko. Sa pinto lang po sila nakatawol, kahit wala naman tao. Lagpas dalawang dekada na buhat ng itinayo mismo ng tatay ni Albert ang kanilang bahay sa Caloocan. Dito na rin daw lumaki at namulat noon ang batang si Albert sa mundo ng kababalaghan. Nung bata pa po kasi ako, dito po sa taas, pag tumitingala akong ganun sa hagdan, kasi kita po yung dito sa taas, may dalawang tao po parati dito, bata tsaka babae na matanda. Andito po sila, nakatingin din po sila sa akin sa baba. Ang tingin ko po nun, kasama namin sila sa bike. Lunakot na naman kayo, ha? Hindi kayo alis! Pero habang lumalaki po ako, natatakot na ako kasi alam ko na po na iba pala sila. Wala pong oras na kung kailan sila magpapakita. Bigla-bigla na lang po pagka nalingong ka, maramdaman po nandiyan dyan sila. Hindi po mawawala. Ikaw na lang po yung aalis para hindi mo sila makita. Nang lumagpas na sa edad na 10 at nagsimulang magbinata si Albert. Opa! Oh? Anong nangyari sa'yo? Ininom mo na ba gamot mo? Mamaya na pagkakain. Naging matumal na daw ang pagpaparamdam sa kanya ng bata at matandang babae. Pero isang gabi, umakyat kami sa taas kasi doon po nilalagay yung mga gamit. Hindi po namin inaasahan makikita namin yung ganong kamay na maitim doon sa may bintana. Hindi po siya matatawag na pusa kasi malaki po, mas malaki pa sa kamay ko. Yung time na po nasisilip kami ulit, Tol, takbo! Bigla na pong nawalang ganon, as in mabilis lang po. Nagunahan pa po kami ni Albert Buhaba. Sabi ko sa'yo, huwag yung paminga ko eh! Layas! Matapos daw magpakita sa bintana ang itim na nilalang. Sa mga panaginip naman daw gabi-gabing ginambala ng maligno si Albert. Sa bangungot ko po, nakahiga po ako. Tapos may dumagan po sa akin na kulay itim na tao. Pagdagan po sa akin, sinasaksak ako sa dibdib. Tapos hindi po ako makasigaw, tapos hindi rin ako makagalaw. Pagtingala ko, nakita ko po yung krus baliktad. Sobrang kaba ko po, nagising na ako. Tapos alas 3 po nung madaling araw ako nagising. Tapos feeling ko po, nandoon siya nakatingin sa akin. Pansin na nagkalat sa iba't ibang parte ng bahay ni Albert ang mga supot ng asin na may nakapatong na bawang. Nilagyan din niya ng altar na nakatapat sa pintuan ng kanyang kwarto sa paniwalang makakatulong ito sa pagtaboy daw ng masasamang espiritu at maligno.
dito. So dito pala nangyari? Opo. Ito mismong pintong ito yung bumagsak. Opo. So parang medyo masikip siya, no? Opo. Hindi na. Tsaka walang panggagalingan yung hangin, sabi mo? Yes po. Pero meron kang bintana, hindi galing doon yung hindi hangin. Po. Yung pagkakalabog sobra. Malakas po. Sobrang lakas. Okay. Sige, so ano ba yung ginagawa mo nung araw na yon? Kakagising ko lang po ng alauna ng hapon. Nakasanayan ko na pong araw-araw ako nagbibideo ng pusa ko. Habang nagbinibideo ko siya, minamasahe niya ako sa tiyan. Lumangit-ngit po yung pinto ko. So tinignan niya po. Lumapit po siya agad. So, tinignan niya ng matagal yung pinto. Mga ilang minuto, umampas po yung pinto pasara. Tumayo po ako agad, nagulat ako. So, tinawag ko po ma. Kasi baka po si Mama lang nagsara yung pinto. Pero alam ko pong hindi. Sinilip ko po. Bukod sa hindi maipaliwanag na kung papaano nagsara ng kusa ang pinto sa kwarto ni Albert, mas tumindig daw lalo ang kanyang balahibo nang makunan at makita niya ng malapitan ang mga marka sa sahig na tila hugis ng isang pares ng paa. Yung bakat ng paa dito. Dito. Nakaganyan po yung paa. Okay. Tapos nakara po sa pinto ko. Nung pagkakita ko po nun, tumakbo na po ako pababa. Nalaglag ko ng cellphone. Kaya nakat na po yung video. Ah, ganun. Nabasag po yung cellphone. So, ano sa palagay mo yun? Meron pong iba talaga dito sa bahay namin. Paniwala ni Albert, gawa din ang sinasabing maligno ang nangyaring disgrasya sa kanya noon. Nakasanayan ko po kasi pag-aakit ako dito sa taas namin. Tumatakbo po ako. Tapos nung tumakbo po ako dyan, naramdaman ko po may kamay na gumano sa loob. Sinatakbo ako patagilid. Ang laglag ko po, hindi po padiretso sa agdan. Patagilid po. Sino yung humila? Wala? Opo, wala. Kasi la mama po nasa baba. Nakita nila, nagulat sila sa nangyari sa akin. At dito sa bahaging ito na pahingahan ng mga pusa ni Albert, dito daw siya nakakakita at nakakarinig, nakakaramdam ng mga bagay na hindi niya maipaliwanag. Mga eksena sa hagdanang ito na tila mga napapanood lang natin sa mga horror na pelikula. Kwento ng nanay ni Albert na si Aling Lisa. Nakunan ako after niya ni Albert. Tinangalanan ko siya ng Alfred. Nung namatay siya, kinausap kami ng doktor kung ibibigay namin sa kanila. Kaya lang pinaliwanag na pag nasa kanila, gagawing experiment ng mga estudyante. At dahil gusto ng kanyang asawa na mas malapit sa kanila, ang kanilang bunso na namayapa. Kaya nag-decide kami ni Mister na ilibing na lang. Dito sa bahaging ito ng kanilang hagdan, ipinasyang ilibing ang nalaglag nilang bunso. Nagukay siya, dyan niya raw nilagay. Pinabindisyonan niya naman, tapos pinalagyan niya rin naman ng pangalan. Tumawag ang aming team ng paranormal expert para bigyang linaw ang mga kababalaghang nangyayari sa bahay ni Albert. At sa second floor ng bahay, may napansin ang aming kasama. Tunan mo po na niya. Nagsasabi tingin. Kasi ang normal na EMF is 32 to 40. Yun ang normal. Napansin ko rin sa bahay nila na maraming pusa. Kasi kung may entity man dito o mga elemento, sila yung unang makakaramdam dito. Kasi mas malakas ang pakiramdam ng pusa kaysa sa tao. Worthy mo yung hindi narinig ng tao, kaya nilang masarap maramdaman. Pero dito po sir, sa spot na to, dito kami medyo nagdadalong isip kasi yung reading ng EMF natin dito is unstable or pababa-taas. Which is sobrang abnormal. Dito na inumpisahang kausapin ang nilalang na ayaw daw umaalis sa kanilang bahay. Magparamdam kayo kung meron kaming kasama ditong iba, elemento o mga multo, kaluluwa, espiritu. Tanong ko lang sir kasi meron akong sudden feeling nakita. Meron ho ba kayong matandang lalaki na kamag-anak na nawala na? Opo. Meron na, meron ho. Matandang lalaki ho siya. Opo. Kasi meron akong biglang feeling na nadama dito sa spot na to din talaga. Mabigat yung feeling ko or yung hindi ako nakahinga, hinahabol ko yung hininga ko na feeling na yon. Tapos nagkaroon na ako ng sudden thought na nandito pa rin ako, aalagaan at
poprotektahan ko pa rin kayo. Ganon. Kung nagpapakita siya o nagpaparamdam sa inyo, hindi kayo dapat matatakot kasi andun pa rin yung love niya para sa inyo. Na tipong nagbabantay pa rin siya sa inyo. May sudden thought tsaka feelings ako na dadama na yun yung siguro way niya para ipaalam na nandito siya. Yun. Sino po? Pwede malaman ko sino po yung ano na yan? Yung papa ko po. Papa niyo. Niwala po sa kanya kasi pag-akit niya po, nalaman niya agad kung saang side yung nagpaparamdam sa akin. Tapos nung sinabi niya na naramdaman niya si Papa, tapos iniingal daw siya, doon ko din naisip na naalala ko talaga si Papa dahil siyang siya yun eh, pag umaakit siya sa agdan, ganun-ganun siya, iniingal talaga siya, i-stop siya sa spot na yun. Abo, ano nangyayari sa'yo? Abo, magdadalawang taon pa lamang nang mamatay sa sakit sa puso ang tatay ng pamilya Miranda. Pero para kay Aling Lisa, laging buhay sa kanyang alaala ang matapang niyang asawa na si Mang Ambo. Nung buhay pa si Mister ko, may lagi siyang magkikatabing walis tingting. Kaya yung walis tingting na iniwan niya, andiyan di ko ginagamit. Kasi yung panghampas niya raw dun sa ano, nahampas niya. Sabi ko, ano yung sinasaway mo? Sabi niya, ito, salbahe ito. Sabi niya, tatakutin pa yung mga bata. Talagang nagsasalita siya, tsaka talagang may tinutukoy siyang lugar. Halimbawa, kwarto, sa parang kisame, o kaya sa bintana raw, nasa bintana. Dikalis, ganun. Ano niya na yung walis tingting, hampas niya na yun. Kaya ayaw niya ng walang pusa. Gusto niya laging may pusa. Sa kanya nagsimula yung pusa na yan eh, pinulot niya. Kasi yun daw ang magpoprotekta. Takot daw sa pusa ang mga ano, masasamang elemento. Yun ang sabi niya sa akin. Ayon sa mga kwento ng ilang matatandang kapitbahay, isa raw sa dahilan kung bakit maraming kaluluwang ligaw sa mismong kinatitirikan ng bahay ni Albert ay maitatahi daw sa kasaysayan ng kanilang lugar. Sabi lang ng mga matatanda dito nung araw, dati naanuhan ng mga hapon nito, may barak siya ata sila dito, ano, marami raw napatay ito. Ngayon, sa lugar na ito maraming nakalibing. Ngayon, nalaman ko na siya pala yun. Nakakatawa na hanggang sa kabilang buhay, pinoprotekta niya pa rin kami. Kung nandito ka man, magpahinga ka na kasi sobra-sobra na yung pagpoprotekta mo sa amin. Alam mo naman yun, mahal na mahal ka namin. Salamat sa lahat pa. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Para mapanatag si Albert at kanyang pamilya, pinabindisyonan ng aming team sa pari ang kanilang bahay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang manamin, sumasalangin ka, sambahin ang alam mo, mapasaanin ang kariyan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Nagpagpalain kayo na makapangyarihang Diyos. Ama, Anak, napuno man ng takot noon si Albert, dala ng mga karanasang mahirap maintindihan. Ang mahalaga sa kanya ngayon, ang malaman na kahit saan man siya magpunta, ay may tatay na laging parang nakamasid para sila'y bantayan at protektahan.